Magandang tanghali mga kananay, magluluto ako ng pusit. Pero ang pusit ay hindi adobo. Igigisa ko sa dairy cream at maraming bawang. Ang sarap nun mga kananay. Ayan at lulutuin natin ng pasimple lang. Minsan kasi parang natatakam ako ng yung lutong basta na yung bahala na gan kung anong kalalabasan ng lasa, 'di ba? Mga kananay, minsan ganyan din kayo. May nabili akong pusit nung isang araw, na madaling araw, nung isang araw nga. Ang lasing ang kananay niya na. Pagod kasi ako ng kananay sa paan kung saan sa paan nagpupunta. Ayan, nagisa na tayo ng bawang at sibuyas, mga kananay. Aanuhin natin ang ating pusit na nabili natin nung isang araw. Sariwa ang pusit. Kaya hindi ako ni-freezer ko muna. Hindi, okay lang naman, nakita ko okay, fresh pa rin siya kahit. Kasi basta ang ganyan mga laman dagat, pag niluto mo naman, ay ni-freezer mo, basta sariwa at i-freezer mo agad yan, mga kananay. Walang hassle yan. Huwag lang yung hindi na nga sariwa, ano mo pa. Nako, hindi mo na mapapakinabangan niya, maniwala kayo sa akin. At ako'y subok na subok ko ang ganyang ano ng mga laman dagat. Ayun mga kananay, ginisa ko sa bawang, sibuyas na marami. At nilagay ko na nga si pusit. Pasimpleng luto lang to mga kananay. Hula-hula-hulang to kung paano lalabas ang lasa dito. At nilagyan ko na nga ng asin at panimpla syempre. At konting paminta. Kanina mga kananay, high blood talaga ako kanina. Kaya kakain tayo ng paka nakaka-high blood rin yata itong pusit. Ana, pero hindi, okay lang ako. Okay lang ako. Gusto ng anak kong babae, yung mga ganitong pagkain. Pero yung isa, yung nasundan yan, hindi ka makain nito. Ayaw kumain ng mga seafoods yun. Ewan ko sa kanya, hindi marunong kumain ng ganyan seafoods. Ayan, nilagyan ko pa ng bell pepper ko. Sarap naman. Ayan mga kananay. Simple lang kung anong kalalabasan nito mga kananay ha. Nang hula lang ako ng lulutuin ko. Bahala na si Tarzan. Kung maiibigan ni Jane. Ayan, at ang bilis makaluto ng kananay. Tanghali na alis kasi kami ni Mister. Kaya sabi ko magluto ako na maaga para may tanghalian yung aming maiiwan. At darating nga ng 11 to 12 ang aking nag-iisang unika iha. At kail gusto niya ito. Alam nga magkarni na naman. Gugulayan ko siya. May kasamang gulayan mga kananay. Cauliflower. Ayan. Nilagyan ko siya ng cauliflower. 2 buo. Baka naman akala niyo yung buo kong nilagay. Siyempre hindi. Ayan. Ginayat-gayat lang ng kananay ng ganyang hiwa. At yan, ihahaluin lang natin, palalambutin siya na yun. Pero, gusto ko lagyan ng konting, yung konting parang paasim ng konti. Lemon na lang iaano ko. Lemon lang naman ako, hindi naman ako nag-a-add ng suka. Lemon talaga. Nagpagayat ako dyan ng 2 lemon, nabubulol talaga ako. Bakit ba ganito? Ayan, nagpagayat ako ng 2 lemon mga kananay para ihulog ko dyan. Para mawala ang lansa ng pusit. Ganun lang, kasimple mga kananay. Hindi na pinaano-ano pero masarap talaga daw adobo pusit. Ayan, nilagyan ko na ng lemon. Masarap din naman siya. Ayan. Masarap din naman siya kahit walang ibang sahog yan lang. Ayan, salamat sa inyong panonood mga kananay, hanggang dyan na lang, ang sarap ng ulam ng aking babae, naku, magugustuhan niya ito. Salamat sa inyong panonood mga kananay, ingat po tayong lagi, God bless po, ayan, ang sarap niya mga kananay, yan ganyan luto lang, simpleng niluto lang, diba? Tapos iyahain mo sa iyong pamilya, ayan, busog ang lahat, oh. Diba? Ayan, ang sarap, oh. Hindi nga ako nag-add ng tubig dyan. Kusang katas ng pusit at ng gulay lang yan. Hindi talaga ako nag-ano ng tubig. Ayan, mga kananay, salamat! Ingat po!